Good morning, good afternoon, good evening sa ating viewers ngayon. At ngayon ay sa video na ito, meron akong good news para sa ating mga kababayan na nag-a-apply dito sa Hong Kong or papunta pa lang dito sa Hong Kong or papunta pa lang dito sa Hong Kong. Yung araw na to, September 30 ay magiging effective yung pagtaas nila ng salary dito sa Hong Kong. Mga viewers ko, sa mga kababayan natin na mag-sign ng kontrata ngayong araw at sa mga susunod pa na araw, ngayong September 30, 2023 onwards, tinaas nila yung ating sweldo dito sa Hong Kong. So ang sweldo ay tinaas nila ng $140 at yung food allowance naman ay $40 yung tinaas nila. So before, ang minimum na sahod ng DHB4 ay nasa $4,730. Tinaas nila ng $140. Kaya ngayon, ang minimum wage na ngayon ng DHB dito sa Hong Kong ay magiging $4,870. So yan po yung dapat maging sahod ninyo kapag kayo ay magkakirma ngayong araw at sa mga susunod pang araw ng inyong mga kontrata. At yung food allowance naman, kapag sagot ninyo yung food allowance naman ay $40 yung tinaas. Kaya before, ang food allowance ay nasa $1,196. Dinagdaga nila ng $40 kaya magiging $1,236 dapat yung ating food allowance per month. So, itong food allowance na to, ito ay applicable lang po sa mga ka-DH natin na separate sila sa budget ng pagkain. So, ayan. Although, may mga amo naman na kahit nagbibigay sila ng pagkain dun sa mga helper nila ay binibigay pa rin cash yung allowance ng kanilang mga helper. So, gihira lang naman yung mga ganitong mga amo. Pero yung mga experience, di ko pa naman na-experience nandito sa Hong Kong. Mostly kapag kumakain ka together with your employers, ay talagang hindi binibigay yung iyong food allowance. So, it's a very good news sa ating mga kababayan, no? Na ganyan, na ganito, tinaas nila ulit yung salary natin dito sa Hong Kong. With regards naman sa ating mga salary, alam niyo, gusto ko lang i-open up lang din yung nangyari sa akin before. Sa una, kung amo, regards sa ating latest salary, alam niyo, naisip ko na bakit kaya lang nag-open up about sa overtime natin sa pagtatrabaho sa ating mga amo. Alam naman natin na doon sa kontrata natin, di ba nakalagay doon na dapat may 8 hours time pahinga everyday. Pero in reality guys, yung 8 hours na pahinga natin, nagiging 4 hours, nagiging 5 hours, nagiging 3 hours na lang. Kasi nga, tayo mga DHSTing tayo, di ba, sa ating mga amo. So, kung anong oras sila matutulog, ganun din tayo matulog. May mga scenario din naman na hanggang madaling araw talaga nagtatrabaho ako, yung sitwasyon ko before, hanggang madaling araw ako nagtatrabaho. That time, in my experience, dahil naranasan ko yung mga ganyang pangyayari na alam ko naman dito sa Hong Kong, marami sa ating mga kababayan yung nakakaranas ng ganyan, kulang sa pahinga. So with regards dito sa salary natin, napaisip lang ako na ang daming mga employer yung namimihasa na ganun nga na late nilang pinapatulog. Late nilang pinapatulog yung mga helpers nila. Hanggang ngayon, hindi pa yung malutas-lutas yung ganyang problema. Kasi in my first employer, na-experience ko yung ganyan niya na hanggang madaling araw kami nagtatrabaho sa tulog kulang before 4 hours, 5 hours. Pero that time pa, kulang na kami sa tulog, kulang kami sa pagkain, kulang kami sa pahinga. Kasi yung amo ko before, ang gusto niya nga, tuloy-tuloy yung trabaho namin, hindi kami pwedeng magpahinga. Tapos imagine niyo, tapos hanggang madaling araw pa kami pinagtatrabaho. So overwork na kami, di ba? So overwork na kami pati dun sa holiday namin. May binigay sa aming curfew hanggang 7, tapos after ng 7, magtatrabaho ulit kami. So, dapat nga hindi nga kami magtrabaho doon, magtrabaho ng ganyan kasi nga syempre day off. Pero dahil nga yung amo ko, ay ganun na yung ginagawa niya sa mga naging helper niya hanggang sa dumating ako sa kanila. So, ganun pa rin. Syempre, ganun naman talaga pag stay in, di ba? Hindi natin maiiwasan minsan na tulungan din yung ating mga amo. Pero merong mga employee talaga na namimihasa din. Mapag-usapan yung mga ganitong scenario kasi kawawa yung ating mga ka-DH na karanas ng ganito. Lalo na, mostly na nagtatrabaho dito, mga nanay. Syempre, yung mga nanay kailangan din ng pahinga yan, di ba? Lalo na yung mga ka-DH natin na may mga anak na, nagkaroon ng anak, ayan. So, kailangan din nilang magpahinga. Kasi syempre, kapag nagkakailan na tumatagal dito sa Hong Kong, yung katawan din natin ay siyempre napapagod din naman, di ba? Alam nyo, dati talagang nainis ako dun sa amo kasi imaginein mo magkano lang din yung sahod ko before tapos overwork pa yung trabaho namin sa kanya. Naisip ko nga na sana kapag nag-overwork ka, kaming mga DH, kaming mga helper, meron din sanang overtime pay. Ayan, may bayad sana yung overtime para worth it naman yung pagkatrabaho namin hanggang madaling araw. Imagine niyo guys, 4 hours na yung tulog ko tapos yung the rest na yung nasa yung tatlong oras na yun na dapat napahinga ko, di ba? Di ba nagtrabaho ako doon sa tatlong oras na yun pero walang bayad, wala man lang pa-thank you yung amo ko. So sana dumating din yung panahon na para wala ng amo na mamihasa. Sana mayroon din dumating yung panahon na yun kapag may mga overtime din, no? Kahit na stay in tayo dun sa ating mga amo, dapat may mga ano din. Agree ba kayo guys na kapag kahit na stay in tayo sa ating mga amo, dapat mayroon din yung sinasabi nilang overtime payment na if in case man na pinagtrabaho tayo ng ating mga employer ng overtime or gabing-gabi na,
na dapat may sa isang oras, dapat may bayad din, may dagdag doon sa salary natin every month kasi. Siyempre, ano yun eh, kasakop natin yun, pahinga natin yun, pero kinukuha nila yung oras ng pahinga natin. So sana mabayaran, bayadan nila yung kinuha nilang oras ng pahinga natin kasi sayang yung effort natin. Sayang yung effort natin, lalo na pinagpaguran natin yun. Hanggang madaling araw, pinagtrabaho tayo. So wala pa naman nag-open about dito. Ito ay isang... ito ay naisip ko lang kasi na-experience ko din. Kasi naka-experience ako ng mga ganitong scenario. So, ayun, naisip ko yung mga ganitong pangyayari. So, kasi kawawa yung ating mga kababayan na nag-overwork sila araw-araw tapos wala man lang dagdag dun sa sweldo nila. So, ayan. So, nakakasad lang. Nakakasad. So, sana mayroong pagdating ng panahon ay mabago yung ganitong pangyayari dito sa Hong Kong. So, ayan po yung konting share ko sa araw na ito. I hope na nakakuha kayo ng konting idea sa mga kababayan natin na papunta dito sa Hong Kong. Ayan, good luck sa inyo. And I hope na makakuha kayo ng mababait na amo dito sa Hong Kong. Sa mga viewers ko na hindi pa napag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. So, thank you guys for watching. See you in my next vlog.